sa Tuguegarao City sa Cagayan. Akalain nyo, lumipad daw ng pera. Alas 10 ng gabi nitong August 31, matapos dumaan ang mga sasakyang ito sa Tuguegarao City, kitang-kita sa CCTV footage na biglang may mga nagliliparang salapi. Ang mga motorista, kanya-kanya ng pulot ng pera. Ang perang nagliparan, tinatayang aabot daw ng kalahating milyong piso. Saan nanggaling ang mga perang ito? Nagsimula ang lahat ng si Marina, hindi niya tunay na pangalan, nakabenta ng sasakyan na halos kalahating milyong piso ang presyo. Binibigay ko talaga sa sekretarya ko. Ang dati hindi namin mailagay sa bangko, alas 5 na eh. Nagkayayahan po kami, maghandaan at konting shot lang. Pero kinagabihan, si Marina, nagka-lover's quarrel sila ng kanyang jowa. Umalis po siya para magpahangin, dulot ng pag-aaway po namin. Sumunod naman po akong lumabas para tignan na din siya. At pag-uwi ni Marina, napansin niyang ang naintregang pera na halos kalahating milyong piso, nawawala na. Hindi ko po maalala yung kung nasan ko po linapag yung bag. Agad siyang nag-report sa police station ng Tuguegarao City. May tumawag na number po sa akin. May nawawala ka bang gamit? Kasi may nakita kaming mga papel dito sa may kalsada. Agad namang chinek ng mga police ang mga CCTV sa mga dinaanang lugar ni Marina. At nakita nila kung saan makikitang dumaan ang sasakyan ni Marina. Makalipas lang ang ilang minuto, sakto nang nakuna ng paglipat ng mga pera sa kalsada. Maya-maya lang, kanya-kanya na ngang pulot ang mga tao. Dito na naalala ni Marina ang lahat. Pagkalagay ko pala yung bag dito sa may taas, hindi ko na po namalayan na naka-open po yung mga window po ng sasakyan. Sa mga nakapulot po ng mga pera, sana po ibalik na lang po nila. Ang isa sa nakita sa CCTV na nakapulot ng mga inilipad na pera, ang truck na ito. Nitong Miyerkules, sa tulong ng PNP ng Tuguegarao, natunton ang tatlong lalaki na nakunan ng CCTV. Ay, yung pinakamay-ari po nung truck. Ang mga lalaki sa video, mga garbage collector na sina Mark, Sander at Romeo. Saan ka dyan? Yun po yung namanda dyan. Ay pera, sabi ko lang sir, tapos nagpulot na ako sir. Kahit sino namang tao sir, pupulutin yun pag nakita sir. After a day, saka ko lang nalaman nung nagpi-Facebook ako at namukhaan ko yung logo ng sasakyan ko. Kinumpronta ko sila na kayo ito ah. Tulong ko sana na siyang pamilya ko. Susunod, nahanap din ang aming team ang iba pang mga CCTV footage. Nagulat ako, meron pa palang isa. Ito na. May pupulutin pa. O yan, kami yan. Mama, may cheque pa. Kaya doon na ako parang kinabahan. Lord, sign pa ito na may makatulong. Maibabalik pa kaya kina Marina ang mga nilipad na pera na aabot ng halos kalahating milyong piso? Umaasa po ako na sana mahanap po yung mga nawawalang pera. Susunod na! Halos kalahating milyong pisong inilipad sa kalsada sa Tuguegarao City. Ang mga nakapulot ng pera, natunto ng aming team. Saan ka dyan? Yun po yung banda dun. At paglilinaw nila. Kami ang voluntary nag-surrender ng pera, sir. Binigay nila sa akin, sir. Ilan ba ito? Sabi nila, sir, 56,000. Gumaan na po yung loob ko nung nabalik na namin yung pera, sir. Malilinis po namin yung pangalan namin. Binalik naman namin yung napulot namin. Lahat-lahat. Pero meron din silang ipinagtapat. Nandun po yung tricycle driver. Saan? Dun po sa malapit sa nakaulugan ng pera. Nakakuha ang aming team ng iba pang CCTV footage ng nangyari. Kung tinitignan ko, dun sa video, tatlo kasi sila. Nagulat ako, meron pa palang isa.
Ito na. May pupulutin pa yan dito. Kita po yung tricycle. Ang ilang nasa CCTV, natuntun din ang aming team. O yan, kami yan. Napansin namin may mga papel. Tapos napansin ng anak ko, mama may cheque pa. Kaya doon na ako parang kinabahan. Lord, sign ba ito na may makatulong? O ngayon, naibalik ko na yung nagpapasalamat sila sa amin. Samantala, ang nakunang tricycle driver, inireport na rin ni Marina. Sa iba pang nakapulot sa pera ay maaari pa rin kayong kasuhan ng theft. Yung court na ang bahalang maglalabas ng anumang pwedeng maging sanksyon. Na kung may mapulot pa yung pera ng obagay, hindi sa inyo ay agad ninyong pagbigay alam o dalhin sa police station. Ilang araw na din po kasing hindi ako natutulog. Umaasa po ako na sana mahanap po yung mga nawawalang pera. Kung po sa naka-tricycle driver po na nakapulot pa, sana po kung may konsensya man po siya, or balik na lang po niya kung ano po yung nakuha niya. Ang pera talaga, kung minsan, hindi lang nagiging bato, nililipad pa. Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.